House Speaker Alan Peter Cayetano inakusahang kapit-tuko sa puwesto ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco dahil sa malaking budget allocation nito at ng mga kaalyado. Pagbibitiw nito sa puwesto sa October 14 muling iginiit ng kongresista. Si Eden Santos sa detalye. Bumuelta si Marinduque Representative Lord Alan Velasco sa umaning mga kasinungalingan laban sa kanya na ipinakalat ng kampo ni House Speaker Alan Peter Cayetano kaugnay pa rin ng agawan sa speakership post. Sa kanyang Facebook account ay sinabi nito na marahil ay marami ang nagtataka kung bakit nagkakagulo sa Kongreso at bakit ayaw bumitiw na Cayetano at ng kaalyado sa puesto. Ayon kay Velasco, budget ang dahilan. Ang mga tanong po kay Speaker Cayetano, at sa kanyang barkada, budget ba ito para sa bayan? Or budget ng mga barkada mo? Makabuluhang budget ba ito sa gitna ng pandemya? O malaking budget ba ito para sa grupo mo? Is this why Speaker Cayetano and his sidekicks are adamant and fiercely fighting the peaceful transition of House leadership? Is this why Speaker Cayetano is trying to blackmail President Duterte and hold the budget hostage if his term is not extended? Muli naman itong umapila kay Cayetano na mag-resign na sa October 14 gaya ng napagkasunduan nila sa harap mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Speaker Cayetano, you gave your word in front of the President to honor the term-sharing agreement. Please, I appeal to you, finish the budget and resign on October 14. Kasunod nito ay humingi ng paumanhin si Velasco kay Pangulong Duterte at sa publiko dahil sa kaguluhan sa Kongreso. Gayunman, tiniyak ng kongresista na tuloy ang pag-upo niya bilang bagong speaker ng Kamara. Humingi po tayo ng paumanhin kay Pangulong Duterte sa mga pangyayari sa kabila ng buong pusong pag-aayos niya sa gusot. To the Filipino people whom we have promised to serve, I express my deep apology on behalf of my colleagues in Congress. Bago naman ang paglabas ni Velasco, tinanggal na sa pwesto ng kampo ni Cayetano bilang House Deputy Speaker si Juan Pacman Party List Representative Mikey Romero na kaalyado nito. Ginawa ang pagsibak kay Romero sa mismong deliberasyon ng 2021 budget sa plenaryo. Una rito, hinamon ni Kapis Representative Fred Daniel Castro na bumaba sa pwesto ang mga taga-suporta ni Velasco na may hawak na posisyon sa Kamara. Itinuring namang insulto sa Party List Coalition na may 52 miyembro at ikatlong pinakamalaking block sa Kamara ang pagtanggal kay Romero. Sinabi ni Ambiswa Party List Representative Sharon Garin na ang pagtanggal